Lahat ng kayamanan ng Villarreal ay nasa kanya. Kipitiriko ka nalang. Iniinsulto mo na naman pa ako? Hindi, Katrina. Gamitin mo yung kukote mo. Si Leo ang kalabang ko. Eto, sige. Patayin natin si Ella. Tapos ano? Mangkukong ba lahat ng kayamanan ng mga Rodriguez? Ano kasunod? Si Marisa? Patayin na natin siya. Isunod na natin si Leo. Ang makahapang proseso. Bago mangyari yun, nabitay na tayo. Kung gusto mo nung, pasabugin na lang natin sila lahat eh. Kaso paano mangyari yun? Dahil hindi mo sila kakasama-sama. Tama na! Diretsuhin mo na kung anong gusto mo! Kung makukuha ka mga kayamanan sa mga Rodriguez, magkano? 50 milyon? O mas maliit doon? Di ba napalugi mo na lahat yun? Leche! Kanina ka pa nagpapaikot-ikot ah! Kung babalikan nga ni Leo si Marisa, hindi matutuloy ang kasalanan ni Federico. Kung magaling ka, makukuha mo si Federico. Lahat ng kayamanan ng Villarreal ay mapupunta sa'yo. Sorry kung nasaktan kita. Ang lakas ng loob mong sumbatan ka sa pagtatago mo sa akin tungkol kay Chel. Samantalang ako, mas marami akong itinago sa'yo. Mas pabigat na kaming pa ang ginawa ko. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa ito ng harapan. Mas mabuti na to. Kahit papano na ilalabas ko. Kahit na alam kong sa pagkising mo, wala akong matatandaan sa sinasabi ko ngayon. Pero sana... Mas na mahanap mo ang nakaraan mo. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Sana panaginip lang ang lahat ng narinig ko. Kung ano man ang itinago mo sa akin, baka mas lalo lang kitang hindi maintindihan. Sana ho, Tay. Mahala pa. Pero Tay, meron po kayong trabaho ngayon. Hindi na ako papasok. Tay, kailangan yung pumasok sa trabaho nyo. Tay, si Marie po to. Mamaya pa ako babangon. Ano ba? Laging ganyan yan. Simula nung... Hayaan mo, Marie. Ako na lang magsasabi sa kanya ng balita mo. Hindi ho pwedeng lagi na lang siyang ganito. Tate Abel, ano ba? Mataas na yung araw. Hindi ba kayo papasok sa trabaho nyo ngayon? Tama na nga yung ganitong pag-aaksaya ng panahon. Marami kayong dapat isikasuhin kaysa sa pagmumukmuk dito sa bahay. Ano ba? Tate Abel, wala na si Ate Bebe ngayon. Hindi na siya babalik. Limpik na! Gagawin ko ang gusto ko! Magpapakalunod ako sa tulog hanggat gusto.
sa buhay ko! Abel! Sige na, Marie. Alis ka na. Kung kailangan ng bahay mo. Para ako na po. Sorry, Nina. Okay lang po. Hindi ko na kaya nakikita siya naghihirap ng ganito. Pupuntahan lang po kami ni June sa may bayan. Papagpatuloy po namin yung paghahanap sa nawawala akong kapatid. Lintik talaga. Magkakasama na naman sila ni June. Kunwari pang hahanapin ang kapatid. Makikipag-date lang naman. Marie, magpapatulong sana ako sa'yo sa assignment natin eh. Di ba ikaw ang second honor? Huwag mo sabihin na bobobo ka na. Kung sa bagay, si Marie nga pala ang first honor. Baka kung hindi dahil sa kanya, hindi ka magiging honor. Isa pang wisit sa buhay ko tong yaya na to eh. Bakit ba ako nabigyan-bigyan ng ganito kadaldalera ang yaya? Hindi, sige na lang pala. Ibali na lang, Marie. Mas importante naman yun eh. Mas importante yung mahalap mo yung kapatid mo, di ba? Basta Marie, sama akong sampu ah. Ayoko nang tuksohan ng ganyan. Hindi maganda. Sorry po. Buti na. Pre, bakit sa dyan ang kasama mo? Di ba dati, si Tate Abel mo ang tumutulong sa'yo pag-aharap ng kapatid mo? Paano? Gustong lumandi. Eh, kasi hindi ko pa rin po nakakausap si... Bakit? Hindi pa ba lumilipas ang galit ni Abel? Sige. Mag-ingat ka lang. Akala ko okay na. Pinayagan pa rin. Kailangan makagawa ako ng paraan para mapigilan si Marie. At dapat ako makasulpot sa date nila ni June. Isip, Vanessa. Isip. Tatawagin ko si Jana. Papatawagin ko sa kanya si Marie. Ipapasabi ko na lang na kailangan siya makausap ng teacher namin regarding special projects. Tiyak, hindi siya makakahindi. Sige, pumapayag ako sa ideya mo. Kayamanan ni Federico ang tatargeting ko. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapabaya na tayo kay El at Marisa. Kailangan maging handa tayo sa pagbabalik ni Leo. Gusto ko, pantay mo pala si Ella. Hindi ako basta-basta naniniwala sa kanya na amo na lang siyang bigla sa akin. Tingnan mo kung itinatago si Ella o may gagawin siya hindi maganda. Daddy Leo, may makakakita at makakakita sa akin. Kailangan ko siyang makita at makausap. Nahihirapan na si Doktora. Marie,
ko ba yan? Marie, nagdudugo ang ilong mo. Siguro nagtog ko, pero wala yan. Eh, Marie, pa ganyan ka, hindi ka pwedeng umalis. Hindi. Kailangan kong umalis kasi hinihintay ako ni Jude sa simbahan ngayon. Marie, hindi kita papayagan. Baka kung mapano ka niyan. Good timing, Marie. Hindi, Vanessa. Okay lang ako. Kailangan malaman to ni Lola Corazon. Baka kailangan kang madala sa ospital, Marie. Huwag, Vanessa. Hindi. Vanessa, wag. Kasi pa kami ibang inaasikaso si Lolo Corazon. Makaka-istorbo lang ako sa kanya. Kaya ko naman to eh. Dapat kang magpahinga. Baka maubusan ka ng dugo. Vanessa, pwede bang ikaw na lang magpunta sa simbahan? Pakisabi kay June. Sumama lang ang pakiramdam ko. Okay lang, Marie. Basta ikaw. Salamat. Sige na, Marie. Magpahinga ka na. Sige. Magkasakit ka na magkasakit. Nang masolo ko na si June. Sana nga, hindi ka nagulit. Para anong oras ba ang usapan nyo? Eh, kanina pa nga dapat siya nandito eh. Baka naman hindi na darating yun. Para naman, hindi ganun yun. Darating yun, no? May lahat pa rin ako. Baka malate ako sa date ko. Hindi naman dito. Oh! Unwari ka pa. Eh, iba naman yung intensyon mo. Ay, gusto ko lang tulungan ng tao. Uy, ikaw, umalis ka na nga. Istorbo ka lang dito eh. Ikaw naman, pare. Pasensya na, ha. Alam ka naman, ikaw lang maging masaya. Umalis ka na, bago ka ito si pae. Sige na. Angas mo, ha. Ella? June? Ella? June! Ella! June! Anong ginagawa mo dito? Alam mo, Ella, hinahanap ka na nila. Sindikato? Hindi. Ni Maria at ang lola ko rason mo. Kilala mo sila? Oo. Oh, nakilala ko sila. Akala ko nga namatay ka na eh. Pero nalaman ko lahat kay Marie. Baka naman idawit mo sa sindikato ang kaibigan ko. Ella, wala na ako doon. Nagbagong buhay na ako. Alam mo, siguradong matutuwa nito si Marie pag nagkita kayo. Hintayin natin siya at darating siya. Magkikita kami ni Marie? Oo. Oh. Kailangan ko ng pag-aralang mabuti ang lahat ng takbuhin ng kumpanya ng mga Villarreal. Dahil sisiguraduhin ko, kung hindi man magiging akin si Federico, mapupunta sa akin ang lahat ng kayamanan nila.
si Oliver ang nakapirma. Hello? Hello? Oliver! Kumusta ka na? Trina! Hey! Magaling ka na ba? Okay na ako. Napatawag ka. Gusto sana kita imbitahan dito sa bahay. May importante ako na dapat i-discuss sa'yo. Sure. Sure. Sure na rin ang pagbagsak mo sa mga kamay ko. Ano oras pa dadating si Marie? Kanina pa nga dapat siya andito eh. Ah, mabuti pa. Yan din na lang kita sa ano. Kaya ba sa'yo? Ha? Bakit? Hindi pa pwede. Kailan nag-aalala na sila sa'yo? Tsaka tiyak na matuto yung mga yun pag bumalik ka. Nangako ako kita, Ate Leo. Hindi mo lang mapapakita sa kanila. May pinaplano si Daddy. Baka masira ko yun kapag lumabas ako. At saka hindi ko pa pwedeng iwan si Doktora ngayon. Sige, o kahit sabihin mo man lang kung saan ka pwede puntahan, di ba? Teka. May kinakatakot ka ba? Wala. Sabihin mo na lang kina Lola at kay Marie na maayos ang kalagayan ko. Ligtas ako. Sabihin mo na rin sa kanya na lalabas din kami. Sinong kami? Basta. Hindi, para simple, tawagan mo lang sila. Okay ba yun? Bahala na. Itatanong ko muna. Eh, kanino nga, Ella? Hindi ko talaga pwedeng sabihin eh. Oh, sige eh, kung yan talaga gusto mo. Pero sana, hintay mo lang si Marie. Okay lang. Sige. Maghihintay ako sandali. Si Mang Julio! Nandito siya! Kunin na naman niya ako. Thank you.